5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ito na yung ating hex. So ito na yung video natin sa part 2. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, may anti-torrent, anti-lag, gaming priority para sa mga nag-online games sa COD, ML, or ETC. So marami pang iba. At syempre, anti-tethering para sa ating Omada controller. So bago natin simulan yan, ang papaliwanag ko sa inyo rito is tungkol sa cable. Pero sa ngayon, papakita ko muna sa inyo yung ating management sa cable. So hindi yung cable management, yung internet lang natin para hindi siya naglalag. So meron kasi tayong router. Ayan. Meron tayong switch, smart switch, and half light. So itong half light is naka bandwidth yan ng 50 Mbps. Papunta yan dun sa ating computer shop para walang lag yung mga games. Then ito namang smart switch, papunta dun sa mga fiber, ayun, Mediacon, nagigabit. Yan naman yung mga naka-bandwidth dito sa port natin ng 30 Mbps. So kontrolado. Siyempre dito naman kay controller, kontrolado siya ni MikroTik. At dito naman sa client natin sa Omada controller, kontrolado naman siya nung ating Omada controller na 5 Mbps per client. So ngayon ito ang setup. So medyo may ano to, parang maguguluhan kayo pero madali lang to. Ang hex natin, meron yung port 1, port 2, port 3, port 4, and port 5. Then, ganun din sa ating ER605. So, ang gagawin nyo ganito. Mula sa ISP, ikakabit nyo, siyempre yung LAN port ng ISP, cable niya papunta sa, ano, sa port 1 ni hex. Then, yung port 2 naman ni hex, papunta naman yan doon sa one port ni ER605. Yan. One port, yung una, yung one. So, one port. Then, yung pinakahuli ni ER605, yung kanyang LAN port, port 5, papunta naman yan sa port 4 ni, ano, papunta yan sa port 4 ni hex. Then, syempre, yung OC200 mo naman, lahat yan, nakakonnect na kay switch. At lahat ng EAP natin na kay switch niya. So makikita nyo dyan, ang daming port. So lahat ng EAP, pati si OC200, nandito na lahat sa switch. Siyempre, yung interface naman ni switch, ayan, yan naman yung nanggaling sa port 5 ni hex. So yung port 5 ni hex, ayan, papunta kay switch. So lahat sila magkakaroon ng internet dahil sa port 5 ni switch. Papunta ron. So, nandun na si OC200, EAP16 natin, EAP225, EAP110. So, lahat nandiyan kay switch. So, ayan. So, ulitin ko, eto ISP sa number 1 ni hex. So, ISP, ayun, papunta rito sa 1. Then, port 2 ni hex, papunta sa 1 port. Number 1 ni ER605. At yung atin namang port 5 ni ER605, papunta naman sa port 4 ni hex. At yung port 5, ito yung papunta sa switch kung saan lahat nakakonek ang ating OC200, EAP110, EAP225, at EAP610. So yan po yung magiging setup. Then itatry natin siya doon sa sinasabi nilang anti-tethering. Then syempre doon sa anti-lag. So titingnan natin kung ubra. Pero sa akin talaga, umubra. So yan na yung magiging solusyon sa problema dun sa mga mahilig sa hotspot sharing at dun sa QR code scanning. So yan ngayon ang testingin natin. Ayan, ready na. So ngayon magte-testing kami sa tatlong cellphone to. Tapos bukod pa dun sa may labas. So i-coconnect muna namin to sa Ayot Wi-Fi voucher. So sa ano ko? Sa pa-Wi-Fi ko. Asan yung Ayot? Apiso. Yan. Then, ayun yung code. Pag ginano mo na siya. Ah, forget mo muna. Hindi yata na forget ko. Ah, saan na? Hindi. Ayun, piso wifi. Ay. Yan. Yan. So, lumabas yung portal. Oh. Yan, sige. Login mo. Na-testing natin siya. So ayan, naka-login na ako. So try natin kung may internet ako.
So, may internet. Ngayon, punta tayo dun sa hotspot sharing. Ayan, papashare tayo. So, try mo muna hotspot sharing muna. Bali, ang password nito, nilagyan lang namin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. QR code kaya muna. QR code. Scan mo siya sa QR code. Ayan, sige. Then, try mo kung may internet siya sa Infinix. So, ang model ng cellphone ko, Infinix Note 10 Pro. Kahit sa YouTube, tingnan mo kung may internet ka. So, yung naka-QR code yan, ha. In-scan niya sa QR code. Ano nangyari? Bali, tingnan mo nga doon sa icon niya. Connected, pero ano yun? Ano nakalagay? Connected, pero walang internet. Try mo naman sa mayroong may password. Ayan. Infinix Note 10 Pro. Kaya pala nagro-roam. Ayan. Infinix. Ayan. So, 8 na 0. Join. Ayan. Tingnan natin yung kalalabasan. Ayan. Ayaw. Bako nga to para makita nila yung wifi. Kung ano yung ginamit nating wifi. Ay, bakit ganun? Bako nga natin. Lumipat ata ako eh. Ay hindi, yun pa rin oh. Ayot piso wifi pa rin ako. Yan ang cellphone gamit ko, Infinix. Wala, ayaw no? May ano ba yan? May QR code scanning? Wala. Yan. Naka-ano na siya. Pero wala pa. Oo nga, connected siya pero wala no? Wala internet. So, QR code, then password, wala. Pero nilagay mo, walong ano no, walong 8. So, te-testingin naman natin sa iba. So, wait lang. Sa iba naman. O, hindi ka rito. Buksan mo parehas to. Peta ka patay. Testing. Paano ba to? Okay, so dito meron kaming tatlong cellphone. So, ito yung akin. Dito kapit, i-connect mo dito sa ano, sa ano ko, sa Infinix Note 10 Pro, yung wifi mo. Yan. Hanapin mo yung Infinix. Teka, hintay mo. Infinix. Asa na? Ayun, Note 10 Pro. Yan, sa akin yan. Then, password mo, 8. 8 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, connect mo. Yan. Ano na nakalagay? Cannot, ano to? Connected to device. Device. Cannot provide internet. O, scan mo. Scan mo dito sa, ano ko. Ay, hindi. Teka. Teka, scan mo. Lalagay ko sa hotspot. Scan mo tong, ano ko. Asan ba yung hotspot share nito? Ito. O, scan mo. Yan. Connect. Ano sinasabi? Connected so, to device can provide internet. Okay, not provide. So, QR, then password, ayaw. Dito naman sa isa. Oh. Ano ba ano na ito? Okay. So, okay na yan. Ayaw dyan eh. Dito tayo sa wifi. Ito. Ito. Infinix. Bakit hindi nakikita? Yun. Infinix. Note 10 Pro. Infinix. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Okay, Infinix. Connected. Connected. Yeah, connected siya. Ngayon, dahil connected siya, ano sinasabi? Has no internet access. So, connected siya, walang internet access. So, paano naman yung hotspot? I-hotspot mo nga, paano ba ito? QR code mo pala siya. QR code.
So ayan, iba ibang klaseng cellphone. Okay, ito ano ba? Hindi ko may hotspot yan. Wala nga siyang QR code eh. Ah, wala siya? Wala. Wala eh. Okay. So wala siyang pang QR code. Ngayon, dito naman kami sa kabila. O ngayon, ito naman, tetestingin namin sa iPhone 14. So, may scanning ba to? Camera na mismo. O sige, try mo. Scan mo to sa wifi ko. Ayan, sa cellphone ko. Tingnan mo. Ayan, scan. Tingnan mo kung naka-Infinix yan. Sa Infinix dapat yan nakakonek. Ayan. Infinix. O, connected. Try mo kung may internet ka. Hindi dyan, kahit walang ano, gagana ka agad TikTok eh. YouTube? Wala. Hindi yung gagana. YouTube nga. Eh, ganun mo naman, hindi ko makita. Itilapag mo na lang. Oh, YouTube, para malaman. Wala. Wala. Oh, try mo na lang sa may password. Ang password niya, 80. Ayan, tinitesting din namin sa iPhone 14. Bambon? Ayan, password na lang sa password. Ayan o. Forget mo yan. Tapos sa password mo subukan. Tapos connect ka dyan uli sa Infinix. Tapos lagay mo password 8. Ito ba Infinix? Oo. 80. Try. Ano kalagay? Wait lang. Mali ata yung password. Bilangin mo maigi. 80. Ay, 0 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mali talaga kasi 8 yung nalagay ko. Connected. Internet. YouTube. Ay, mali. Ay, pipipin ko yung sa internet, no? Hindi. Ano nangyari? O, pakita mo kung saan nakakonect. Ayan. So lahat wala. Gumagana ng ano, hotspot, sharing, QR code, wala lahat. Ikaw? Okay na? Okay na. So ayun yung mga tinesting na ginawa namin kanina dito kay Hex. So ngayon ito. Meron tayong link dyan para makabili kayo ng ng walang config. So mas mura yon kaysa dun sa nabibili sa Shopee or Lazada na may config na. Pero para matulungan ko kayo, ganito gawin nyo. Ang ginawa ko kasi, ito is in-order ko sa Shopee na walang config. Then, pina-address ko kay Amil. Doon dumiretso sa bahay niya yung ito. Then, nung natapos niya i-config to, sandali lang, wala pang ilang minuto na config na niya to. Pina-deliver sa akin sa Lala Moves. So, nakamura ako. So, malaki ang na-less ko doon. Siguro mga 1.5. So kayo naman, kung meron kayong microtik na o existing na mic na hex or hoplite, pa-remote nyo na lang. Then kayo na mag-usap dun sa presyo niya. So ganun lang gagawin nyo, ng pinakamadali. Pare-remote nyo, nandyan sa bahay nyo, then siya magpapasok ng config. So yun po yung mangyayari. Ngayon naman, kung wala pa kayong hex, eh ganun ang pagawa nyo. Kausapin nyo siya, ibibigay ko sa inyo yung FB page niya, then mag-usap kayo, tapos padala niyo yung hex doon, then pagtapos niya i-config, padadala na sa inyo. Pero kayo na magbabayad ng shipping, siyempre, kasi kayo ang ano niyan, kayo ang magpapakonfig. So, bahala na ho kayong mag-usap diyan. So, yun ang pinakamadali. So, sa akin kasi ganun ginawa ko. Kaya, nung in-order yan sa Shopee, binayaran ko siya sa GCash, siya umorder, then pini-M niya ako, tapos na, pinadeliver na sa akin dito, via Lala Move. So, Cavite 2, Pasig. So, yun po yung nangyari. Then, okay naman. So, walang nakapanghinayang. At sigurado, hindi na mangyayari yung mga hotspot sharing or yung paggamit ng QR code scanning sa kanya. So, mapapansin nyo, kakaiba yung setup niya. Then, sundan nyo na lang dito sa video na to para hindi kayo malito. So, yan lang yung maano ko sa inyo dyan. Pero effective siya. Maganda siya.